Ika-apat ng Hunyo, Martes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, Ama, sumapit na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang makaluwalhati sa iyo ang anak. Ipinagkaloob mo nga sa kanya ang kapangyarihan sa bawat tao at gusto mong pagkalooban niya ng walang hanggang buhay ang lahat ng bigay mo sa kanya. Ito naman ang buhay na walang hanggan, ang kilanlin ka, ang tanging totoong Diyos at ang sinugo mong si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa. Ginanap ko ang trabahong ipinagawa mo sa akin. At ngayon, luwalhatiin mo ako, Ama, at ibigay sa akin na katabi mo ang luwalhating akin sa tabi mo bago pa man nagkaroon ng mundo. Ipinahayag ko ang pangalan mo sa mga taong kinuha mo sa mundo at ipinagkaloob sa akin. Iyo sila at sa akin mo sila ipinagkaloob at tinupad nila ang iyong salita. At nakilala na nila na sa iyo galing ang lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. Talaga, ipinagkaloob ko sa kanila ang mga salitang ipinagkaloob mo sa akin. At tinanggap nila at kinilalang tunay na sa iyo ako galing. At naniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinagdarasal ko sila, hindi ang mundo ang ipinagdarasal ko, kundi ang mga ipinagkaloob mo sa akin dahil iyo sila. Iyo ang lahat sa akin at akin din naman ang iyo at naluwalhati ako sa kanila. Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ito naman ang buhay na walang hanggan, ang kilanlin ka, ang tanging totoong Diyos at ang sinugo mong si Hesukristo. Naibigay na ni Jesus ang kanyang mga bilin sa kanyang mga alagad bago pa man siya dakpin at iharap sa paglilitis. Tiniyak na rin niya sa kanila ang patuloy na presensya ng Diyos at kanyang paglingap sa kanila. Bumaling ngayon si Jesus sa kanyang Ama sa langit. Nanalangin si Jesus at ipinagkatiwala niya sa mga kamay ng Diyos ang kinabukasan ng iglesia habang nakikinig ang kanyang mga alagad sa pag-uusap na ito. Sa tinatawag na panalangin makapari ni Jesus, nanalangin siya para sa kanyang sarili, para sa mga alagad, at para rin sa mga sasampalataya sa ibang panahon. Hindi siya nanalangin para ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Habang papalapit si Jesus sa sarili niyang oras ng kaluwalhatian, ang pagtatampok sa kanya sa krus, hiniling niya na ang kaluwalhatian ng Diyos ang mabunyag sa krus sa kabila ng kanyang pagdurusa. Nanalangin din si Jesus para sa pagkakaisa ng lahat ng mga alagad nang sila'y maging mga banal o may bukod para sa misyon ni Jesus na luwalhatiin ng Ama. Nananalangin si Jesus para sa mga mananampalataya sa hinaharap upang mapabilang rin sila sa tahanan ng Ama. Pagsasagawa, natural lang na ipanalangin mo ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. Maging bahagi din sana ng panalangin mo ang mga taong hindi mo kilala pero higit na nangangailangan.